Hello YouTube and welcome to my channel. Sa video na to ay papakita ko sa inyo ang gamit ng tinySA para mag-align ng radio receiver katulad nitong ICOM 0280 or 02N. Pwede natin align ang receive nito sa pamamagitan nitong tinySA. So let's get started. So power up natin ang okay, set natin ang frequency sa 145. Okay, 145 MHz. And then mag-generate tayo ng frequency dito sa tinySA. Generate natin ang frequency na 145. So mode, switch to low out. And then set natin ang frequency na 145 MHz. Okay, and then lagyan natin ng modulation na 1 kHz narrow band AFM. Ang gagawin natin ay lagyan natin ito ng antenna. And then at the same time lagyan din natin antenna itong ating receiver. At itatransmit natin ito ngayon. So ayan, and then ibababa natin siya ng level. So pag nilalayo natin, pwede natin gawin yan pag mag-align tayo. Kaya lang ang problema, hindi natin ma-align yan dahil moving ang transmitter o yung generator to the receiver. So anything na nagkakaroon ng movement, nagbabago yung receive, yung sensitivity dahil sa distance. So ang gagawin natin ngayon para ma-eliminate natin yan, kailangan natin ng isang attenuator na variable. Meron tayong ginawang variable attenuator para maiwasan natin yun at ma-connect natin itong tinySA director on sa receiver. So meron tong trimmer na 1K pot, and then meron siyang 50 ohm load. Ito ang input and then itong output. So try natin, itatap natin ito ngayon sa tinySA, and then yung output ay kakabit natin sa radio. So ikakabit natin ito ngayon dito, and then itong output ng tinySA kakabit natin dito sa input ng attenuator. So ayan, nakaset na siya. Iwan natin. Pwede natin baguhin itong level. So ma-align na natin siya na maayos. So itong receiver nito is naka-align sa 0.1 microvolt. So ang triggering squelch nito ay 0.1 microvolt. So yan ang sensitivity. So sa pamamagitan niyan, ma-align na natin yung receiver nang hindi nakadepende sa distance at hindi nagbabago-bago. Pwede mo siyang i-align pati meter. Pwede mong S1, ilagay sa S5. Half scale, and then pwede mo siyang full scale. At kung gusto mo naman iset sa 0.1 microvolt, bababaan mo lang siya ng So ang frequency nito is very wide, ano? Pwede rin siya sa UHF kasi wala naman siyang inductance para magbago yung frequency niya. Or anything na magbabago, mapapabago yung frequency niya. Kasi resistive load lang to in case na ma-press natin tong PTT dito, ay hindi ma-epektuhan yung ating tinySA due to the overload. At saka meron siyang matataas na value, 1 picofarad and then 103 dito. So 1 picofarad lang ang bypass capacitor niya rito. So ginawa natin siya ng shielding from here to here para yung RF radiation niya talagang ma-filter. Talagang pure na RF lang talaga. So kung nag-pass siya dun sa maliit na butas and then pasok dito through 1 picofarad papunta ngayon dito sa receiver. So ayan, pwede na natin align yung mga coils niya sa receive at makukuha natin yung 0.1 microvolt. And then pwede rin natin lagyan to ng marker as a reference for 0.1 microvolt. Tulad yan, ang trigger ng 0.1 microvolt nandito.
So pwede na natin gamitin yan sa ibang frequency. Ganun din ang settings. So may reference na tayo para makapag-align at magkaroon ng standard na sensitivity yung ating radio. So ayun. So sana nakatulong tong video na to. At maraming salamat sa inyong panonood. Like, share, and subscribe. Maraming salamat. At hanggang dito na lang.